eBay nya guys. Ito siya oh. Yuyug-yug ko. What's up guys? Andito na naman si MotoB para sa isa na namang panibagong video. So kani-kanina lang dumating yung parcel natin sa Lazada, which is yung hinihintay nating chin mount. Bale, deliver pa to galing Cebu ng JNT Express. Ang pangalan ng chin mount ay GRX Universal Action Cam Helmet Chin Mount R-Series V2.0. So ano, buksan natin. Ito siya guys, naka bubble wrap. So ito na guys, ito na siya. What's up sa'yo, Aunt Lutz? Currently, ito yung aking favorite. Ang unang mahuhugot ay ito. The next, ano kaya ito? Ito siguro yung mismo mount na guys. Then ito. And lastly, stickers. GRX. Sa dinami-dami ng mga mounts na nasa Lazada, bakit itong pinili natin? Una, payat siya. So guys, oh, papansin niyo, pahaba siya. Ito nga pala guys yung ano niya. Yung 3M na to, ito yung adhesive niya. Pangalawa, nabe-bend siya. Ito. Kita niyo guys. Kumbaga, ang kinagandahan nito, kaya niyang humulma dun sa shape ng helmet. Ayan guys, oh. Pwede siyang mabend ng mabend. Ayan. Diba? Nga pala guys, kailangan niyo siyang gamitan ng Allen keys. At pangatlo, hindi natin magamit tong mount natin sa DJI Osmo, no? Dahil merong vents dito yung ano, bago nating helmet na KYT. So, nung nakita ko to, nagbaka sakali ako na pwede to. So, yun, yung mga rason kung bakit ito yung napili natin. So, ano, kabitan natin. Siyempre, una dyan, ihuhulma muna natin siya sa ating helmet. I-bend nyo lang yung tamang hulma niya sa helmet. Ayan guys, di ba? Kita nyo? Hindi siya tumatama dito sa bend. Pagkatapos nyong ihulma sa helmet, pwede na nating alisin tong adhesive niya guys. Itong 3M na kulay red na yan. So alisin na natin. Bago natin dikit to, syempre, i-prepare muna natin yung helmet. Linisin muna natin siya. Gamit ang malinis na basahan o tissue, katulad nito, na may konting alcohol, punasa natin yung part na didikitan. Ayan dito. Kailangan maalis kasi ng mga langis-langis eh, yung mga pinaghawakan ng kamay, ganyan. Pinakamaganda pala, stretch nyo muna siya ng konti. And then, unang kakapit dapat itong unang dalawa na to, yung inner part niya. Tapos, yung labas pagkatapos. So, let's go! Nakadikit na rin yung inner part niya. Bale, ito na lang yung natitira. Yung mga nasa labas. Let's do this. So, ayan na siya guys, no? Kita mo, saktong-sakto lang siya dun sa ilalim ng vents. Kumbaga, tama tayo ng pinili na chin mount, no guys? So, sa mga naka K2 rider dyan na helmets, alam nyo na guys, yung bibili nyo pagka gusto nyo maglagay ng chin mount. Ito siya guys, oh. Ito yung vent nya, oh. Saktong-sakto lang siya sa ilalim. So most likely, sa ngayon, ayan, ito yung setup natin. Naglagay lang tayo ng konting space dito para magkasya yung daliri. Para micro close open, pwede natin yung
ating vents. Pero syempre, mag-iiba pa yan pag nasa labas na tayo. Sa kapag kinabit ko na talaga yung cam, no? Ibay niya, guys. Ito siya, oh. Niyuyug-yug ko. 3M, number 1. Gago! Bale, ito na siya, guys. Ito na itsura niya pag nakamount na yung cam. And then bukas, alamin natin kung ano yung magandang o tamang angle nitong camera. Kung pa ganyan o pa ganun. Para mas maganda yung makita nating view sa screen, no, guys. 24 hours later. Hi, guys. Ito na yung second day. Nakakabit na yung chin mount sa full face natin. At first time ko rin na gamitin. O iso itong full face dito sa labas. Medyo nakakapanibago siya, guys. Ang laki talaga, guys, ng difference niya sa half face. Lalo na in terms of visibility. Ayan, naka-open yung ano ko. Visor, try ko i-close. Bali ngayon, guys, natutuwa rin ako at medyo alam nyo na. Ito kasi yung first nating legit na full face vlogging helmet. Kaya pagpasensyaan nyo na kung yung magiging sound quality nito o yung audio niya hindi pa ganung kaganda dahil wala pa tayong external mic, no? So ayun, guys, dito ko na tatapusin dahil sobrang init na. Naka-shorts lang ako, kita yung aking legs, no? Like nyo kung nagustuhan nyo itong video. Dislike kung di nagustuhan. Comments kayo, guys, kung may mga katanungan kayo at suggestions, no? So, hanggang dito na lang, guys. Salamat sa panonood ulit. Wash out again!